Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kalawag at welcome po muli sa Misty Girl. So, nandito po ako ngayon sa aking mga client. Well, araw po ngayon ng tarot reading pero yung case niya po ay hindi po pang tarot reading. It's a psychic consultation kasi meron po mga case na hindi naman dapat gamitin ng tarot card kundi analysis lang, psychic analysis po. Dahil yung experience niya, yung kwento niya, kakaiba po ito. So, abayaan po natin, pakinggan po natin yung side of the story kung bakit ko po nasabi na ito ay case na isang awakening. Okay? Sige po. Nag-start po yun sa apartment sa Makati. Nakakarinig ako ng mga bagay-bagay. Noong hindi ko alam kung totoo or what. And then, siguro mga January, bago kami magkuron, sabi, may narinig ako na papasukin yung bahay namin. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero, after a week, so nasa kuron kami, bago mangyari yon, nagpatulog ako. Since may narinig nga ako, nagpatulog ako ng dalawang kakilala sa bahay. So, parang shifting na mangyari. Meron pang gabi, may pang umaga. And then, nakabalik na kami galing ng kuron right after the night kinabukasan, na-prove namin na tama yung naririnig ko kasi bungi yung doorknob. Sabi, may nag-attempt. May nag-attempt. So, ayun na. So, natakot na kami since may babala. Umalis kami sa apartment na yun. So, from Makati, one week lang, nagpa-blatter muna kami sa Makati and then kinupkup kami nung isa sa pinatira ko sa Mandaluyong naman. Sa Mandaluyong, sa may baba ng billboard along EDSA, okay yung community, tahimik. Ilan lang kami sa bahay. Pero doon, merong mga naririnig na bumubulong na hindi ko alam kung inggit or what. Hanggang one time, naglalaro lang ako sa cellphone ng Mobile Legend. May bumulong na kuluhin natin yan. Okay yung internet, dalawa yung provider, may data ko. Yung game ko talaga is from okay yung signal, biglang nawala. Okay. So, isang instance yun. After noon, nag-birthday ako, si mga bisita ko, hindi ko alam na method ay pala. Sa bahay na yun, may nagsabi na may bantay ka sa bahay. Tapos, yung sister ng partner ko, papark pa lang siya ng motor niya, nasa gate pa lang. Sabi niya, nakakatakot yun dahil mayroong babae. Pero hindi siya nang gagalaw, mabait siya. Isa lang yung worry niya. Ako daw yung gusto niyang kunin. So, sinabi ko sa partner ko na alarm na parang anxiety na sa akin. Nag-decide na kami yung pupuwi ng Bulacan. Okay. Pagdating dito sa Bulacan, okay, yung unang ano namin, kasi nagkaroon ng problem sa internet connection, nakaka-ano rin ako, and then yung internet connection, napatunayan na merong nakakunik sa amin dahil meron akong IT na kaibigan. Hanggang sa lagi kami nagpapalit, sabi niya, lagi ka rin naman merong nakakunik na iba. So given the fact, sabi niya, magpakumbaba na lang tayo, sige, inaccept ko yun. Pero one time, yung narinig ko is, hindi na maganda sa akin kasi ang gusto ng kuhanin is siya na. Sabi sa kanya, akin si Mimi, akin si Mimi. And then, yun nga po, may narinig ako na meron siyang ahas sa chat. Okay. So, ma'am, ano yung nag-hantulok sa inyo para magsan dyan dito? To confirm ko totoo po ba yung naririnig ko? Yung mga nangyayari sa inyo. So, during my assessment po, ganito kasi yung nangyari, during my assessment, tinignan ko kasi yung signs. So sabi ko nga, hindi ito case na pang tarot o for tarot reading. Kasi may naririnig siya ang mga boses. And one point of being a psychic is yung tinatawag natin niya, ESP, yung extrasensory perception, na na-awaken sa kanya. Kasi mukod sa lumakas yung pakiramdam niya, yung pandinig niya,
nakakarinig siya ng thoughts o isip ng ibang tao, posibleng ibang tao, nakakarinig siya ng thoughts galing sa mga, sabi natin sa spirit realm, o, gano'n din nangyayari. Kasi yung mga experience niya po, like for example, yung games, yung about the phone, about the wifi, sa lahat yan ay electronics at capable ang spirits na pakialaman yan. Which is commonly ay napapanood natin sa mga movies na may mga static, nagagalaw yung bumubukas yung radio, bumubukas yung TV, nagpiplicker yung light, so mga ganun. And then, yung kinatatakutan po kasi niya is baka kung ano na nangyayari sa kanya. Kaya siya nagkakaroon ng anxiety. Iniisip niya na baka, sabi nga ng iba, napapraning na, diba? Which is, sabi ko, it's a tie. Kasi nangyari din sa akin yan before, nung nagsisimula pa lang ako. Kakarinig ako ng mga boses, na ako lang pala yung nakakarinig, makakakita ako ng mga hindi nakikita ng iba. So, one thing is, yung gusto kong linawin dito, kasi maraming ganitong cases, na pagpumunta sa mga manggagamot, at hindi ko naman po nila lahat, no? Ang nangyayari, dinideclare nila as kinukulang, may panipad hangin, tapos sa may gagamutin, syempre pag ginamot, hindi gagaling. Hindi mawawala kasi wala naman talagang sakit. Wala naman talagang sakit na nanggaling sa iba. Wala namang kulam, wala namang barang, wala namang panipad hangin. It's a case po na ang isang tao ay nagde-develop ng kanyang sixth sense. So, yun po yung nangyari sa kanya. And then kanina, nagkaroon po kami ng test, no? Tinest ko siya kung talaga bang nakakarinig siya ng thoughts. Or yung tinatawag nating telepathy. So, may binunog akong number kay ma'am para may confirmation na. And then, inulit ko yung transfer, the top transfer ako sa kanya. And then, true enough, nasabi niya kung ano yung number, di ba ma'am? Yes. So, paano mo natin ginawa yun? Biglan lang po natin patunay. Para natin ginawa kanina? Binulungan niya lang po ako ng number. Yung number na sabi ko, nasasabihin ko sa kanya, sa isip, di ba? Tapos, anong nangyari? Namanaan. Okay. So, actually, hindi po nahulaan yun. Hindi hulaan tawag nyo. Kasi it's thought transfer. Ipinaprove ko lang po na kaya siya nakakarinig ng mga boses dito. Actually, hindi naman naririnig na yung ganoon. Hindi naman ganoon di ba? Naririnig ka, kala mo, naririnig mo dahil pumapasok dito. Pero ang nakakapagtaka, bakit mayroong patunay, di ba? So, eto na. Isa pa pong dahilan is ganito. Always, ito po ay para lang din po dun sa mga katulad ko o naniniwala dun sa tinatawag natin yung bloodline. No? So, na-trace ko po na si sir ay merong bloodline ng mga healer. And lahat ng healer po, bago yan naging healer, meron niya tinatawag na spirit guide. So, merong spirit guide ng mga healer. Ako, meron akong spirit guide. Yung mga healer, yung mga spirit ganyan na natatawag nila. At itong mga spirit ganyan na to, from the spirit realm, pupunta dito sa mundo ng tao kasi nga merong nagsummon. May tumawag. It happens na yung kanyang ninuno ay namatay na. Yung nag-hold ng spirit ganyan na yun. Wala na. So, nasa na ngayon yung spirit guide. So, panlutang-lutang siya, nandyan lang sa paligid. And then, hinanap niya po yung mga alahi and yung makakaintindi sa kanya. So, parang ganito yan. Parang yung spirit is, halimbawa, ako kamag-anak niya, pupuntahan ako. Siya kamag-anak, ikaw kamag-anak, lahat kayo, titingnan nila kung sino yung makakapag-react, kung sino yung makakarinig. Then, ang nangyari, ikaw yung nakarinig sa kanila, so sa kanila, sila, sa'yo nagpunta. Saan yung sila nag-stick? Sabihin, dinadahid ka nila, sinasamihan ka nila na posibleng mangyari in the future. Pero, ang mahirap kasi dito sa nangyayari, alam nyo kung anong mahirap? Ang mahirap is, mahirap ihiwalay kung ano ang nanggaling,
nabulong sa spirit guide o nang galing sa iyo. Sa isip mo lang. Tama? So kasi pagdating natin sa usaping psychology, sabihin, delusional ka. Nagkakaroon ka ng delusion. O kaya naman, may anxiety attack ka lang, kaya ka ganyan. Nag-hallucinate ka lang, kaya ka may nakikita. So those are the facts na ipupukol sa'yo. So kaya ang hirap i-prove ng spirituality kapag wala talagang poema. Okay. So using the tarot card po, ginamit, kasi since nandito na si ma'am, no, ito naman is to prove the, so one of the mystery of the tarot card is yung tanong, di ba ang tanong natin kanina, ang tanong-tanong mo, ang bago kita pinabunot, nagtutulong sa yung naririnig ko ba? Totoo ba at saan nanggagaling yung naririnig mo? Okay. Ito po yung nabunot niyang cards. This one. Of all this kind na pinashuffle ko sa kanya, ito yung nabunot niya. The Seven of Wands. Okay, picture analogy tayo. Seven of Wands. Wands pertaining to guide. Seven is a number of spirits. Kasi always associated ang number seven sa spirits. Yung seven spirits of God, the seven Arcanian, those are numbers na nagpapatunay or na-associate sa mga spirito. So, you know, ibig sabihin, seven of ones, seven is the spirit, one is the guide. So, ibig sabihin, yung spirit guide coming from the ancestor ay pumupunta po sa kanya. Kaya ang tanong ngayon is, parang ganito, what are your mission in Passimon? Should you accept the mission or not? Ganun. Kasi yung nangyayari sa'yo will keep on going. Mangyayari yan. Ang reason po kung bakit ko ito pinamidyo at pinaalam is kasi gusto ko lang pong linawin sa mga tao na hindi lahat ng ganitong case na ninarinig, minaramdaman ay kulang or bara or agad-agad ay gawa ng mga engkanto na parang bigla na lang pinagbintangan natin sa engkanto. Pinagbintangan natin sila magpupulang na wala naman sila tinanaman. It's a natural phenomenon na nangyayari sa bawat tao during the awakening stage. So, ang teach niyo po ay you are being awakened. Yung inyong senses ay nakahighten. Ibig sabihin, meron kayong bloodline ng healers or tinatawag natin yung babaylan, manggagamot, pass on to generation, and kasama dun yung guides na kayo ngayon yung nilalapitan. So, kung hindi kayo po nagpunta dito o nagpunta kayo ng iba, na pinagtakaw kayo, for sure po, hindi declare kayo na kinunap or binara o may nagpapanipadhanin sa inyo. Kaya po ako talaga pumunta sa inyo kasi magkakaiba yung napuntahan ko. Okay. Though naniwala ako doon sa bloodline ko, sabi niya hindi yan as well. Gusto ko lang patunayan na yung isa kasi yan sinasabi galing taga Mindanao as well, daw may lahing as well. Hindi naka-anxiety na nga sa naririnig ako at related na rin sa partner ko. So baka mas matulungan niyo ako kasi ang dami nagsasabi, ikaw lang nakakarinig, baka ikaw lang may problema. Ay, talaga na lang ganun. Kasi kung lahat na lang po nakakarinig, lahat na lang na tao sa ikit na. Yung po yung gusto ko malaman ko totoo yung naririnig ko, which is doon kasi nasa-separate yung may mga gift sa walang gift. So to see is to believe. Eh, hindi ka nga makakakita. Paano? Gusto niya, hindi naman ko-open, hindi naman bukas yung third eye mo. Paano mo makikita? Hindi ko naririnig. Eh, hindi naman rin open yung senses mo eh. So ito yung mga case po na dapat nating nililinaw. So sa tingin niyo ma'am, yung mga ginawa nating analysis, nakatulong po ba to para at least ma-at-peace kayo doon sa inyong tinatatakutan? Opo. Mas umano po siya. Nawala yung anxiety. Ganito, ang magiging problem lang natin dito kasi is... Rabesu, bigay. Sa magiging problem, it becomes a...
So, ang magiging problem lang natin dito kasi nga, there are spirits involved. May involved na spirits. Whether you like it or not, nandyan sila. Susunyan sa iyo. Ang magiging problem lang natin dito is ganito. Dahil, tatanggapin mo sila. O hindi. O paano mo i-handle? Yun na, tama? Tama ba yung tanong na nag-aaray sa akin? Opo. Kasi prior ako pumunta sa inyo, hindi pa ako ready. Kumbaga, history repeats. Lagi na lang. So para matigil to, sabi ko, sige, this time okay na ako. E kung talagang para sa akin siya, tatanggapin ko. Hanggang sa yun na lang. So, ngayon man, siguro the next time, ituturo ko sa inyo papaano sila i-handle. Ituturo ko sa inyo proper handling. Paano mo, kagaya na nabanggit ko kanina, dapat i-test. Kailangan i-test mo yan. The Bible says test on the spirits. Kailangan subukan ng mga spirito. Para malaman natin if they were telling the truth or dinadala ka lang nila sa kapahamakay. Para matest natin kung good or bad spirits yun. Nas panigit, dapat itest natin sila. And yung sa inyo, I think, napang good naman kasi dahil galing sa lahat sa ninomonyo. And sige, sa tingin ko, natulungan naman nila yung ninomonyo during that time na nang gagabot sila. Diba? So, ito ay case lang na parang mga spirit guys na walang amo. Wala na silang masters. Kung baga sa samurai yan, mga ronin sila. Wala silang masters, kaya gano'n. So, humahanap sila ng pagsisilmian muli. At dahil ang matatrace lang nila is yung bloodline, sa'yo yun, ikaw yun. So, ano mo man masasabi mo doon sa ating pledging oras na consultation, nalinawan ka, ano ba ang magiging verdict mo para na sa case ko? Opo, nalinawan po ako kasi ang dami ko na rin naman pinuntahan. So, sabi niyo nga po whether I like it or not, acceptance. Talaga? Sabi ko po, pinag-pray ko din yun kung talagang para sa akin to, bigyan niyo ako ng guide and which is isa kayo sa guide. Dahil in-accept niyo ako, so I considered you as my guide. And then, since kayo yung guide ko, sabi ko, sige, kung may magtuturo sa akin, will na po in heads. Yes. Kakailanganin mo yan in the future. Marami pong darating na problema na mga nailangan ng ganito. Hindi, tayo ay nasa modern times, pero actually, yung mga mangyayari in the future, ay babalik doon sa old times. So, maralaman mo, marirealize mo yan. So, ako unang gagawin mo is you create a journal. Journal of your dreams, journal of the thoughts na pumapasok, mamumula agad i-entertain, sulat mo lang, and then try to analyze. So, yun yung first step. Para matrace mo ano yung binubulong ng guide, ano yung nanggagaling sa'yo. Kasi kapag galing sa spirit yan, may proof yan, katulad doon nangyari sa doorknob. Kapag galing lang sa'yo, that means creation lang ng utak mo. Baka ano ka lang, parang na-overwhelm ka lang. Sulat mo pa din. Anything na marinig mo o naisip mo, isulat mo. Kasi it could be a thought transfer galing sa ibang tao. Kasi pwede rin na ikaw ay magkasalamuha kang tao kung ano nasa isip niya, napapasok dito yan. Baka mamaya maisip mo galing yun sa mga spirit guys na pinumulong sa'yo. Pero it's a thought transfer. Kaya kita tinest kanina about telepathy. Test para malaman natin na nakaka-receive ka ng thoughts na ibang tao. So, sumakay ka ng LRT, sumakay ganito, try mo, test yourself. Sumakay ka ng isang public transport. Tapos tinan mo yung mga tao sa paligid mo. Ito mo, random yung papasok sa mind mo. Sulat mo yun. So, ganito naman. Then, circle of friends. Tinan mo lang sila. Random din. Pero dahil friends mo sila, pwede mo silang tanongin. Totoo ba na ganito? Totoo ba na ganyan? So, may validation ka na. So, pag meron ka ng mga ganyan, doon ka na mag-start na pag 100% na yung paniniwala mo sa kakayahan na meron ka, that's the time na you're ready to go.
pwede ka ng ano, kasi pwede mo na inaban. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Kahit sa mga investigation ko, first time ko pupunta sa lugar, wala akong ano idea sa lugar, pero yung tata kasi na, ba't ko nananaman? So kasi may, ano na po eh, confident na ako dun sa mga guide ko. Kumbaga mayroon na kaming connection, malaling na yung connection namin. Kaya kung ano yung sabihin nila, susundin ko na. Sa'yo kasi, hindi pa kayo ganun ka, well connected, kaya itetest ka pa rin yan. So itest mo sila, itetest ka nila, ano nang mayayari? Okay? So, sabunan mo na yan. Journal na kailangan si provide. Ang baga, sa lahat ng practitioner kasi, napakahalaga ng journal. Para nababalikan mo yung mga ideas before. Ako kaya yung libro ko, nunagay ko na dyan. Kasi anytime na may gusto ko i-review, andyan. Kunyari yung case mo, pwede makita natin din yan. Saan libro yan? Andyan siya sa mga isan dyan. Ibig sabihin, meron tayong pruweba. Ganun. Ganun din yung gawin mo. Mag-create ka ng journal. Okay? Ako po si Chess. Dumulong po ako kay Sir Ed. Kasi gusto ko pong malaman kung totoo yung mga naririnig ko. Mga bagay-bagay. Yung iba merong proof. Yung iba medyo disturbed. So, ang findings naman po ni Sir Ed is legit ko naman po napatunayan. Okay po sa akin yung sinabi niya na whether i-accept ko o hindi, nandyan na yung spirit na yan bilang guide ko. So, sa akin, ina-accept ko yun as my guide. Siguro, i-enhance ko na lang siya kung totoo o hindi yung naririnig ko. Payo ni Sir Ed is gumawa ko ng journal since ako lang din naman yung makakapagsabi ng makakapagpatunay kung legit ba yung naririnig ko o hindi. Kanina nag-test kami, parang I'm not sure if the word is correct, kung telepathy. May pinahulaan si Sir Ed sa akin, number 1 to 5. Hindi niya sinabi yun sa salita, sa isip lang. Ngayon, para mapatunayan kung totoo yun, sinabi niya dun sa kasama ko yung number na hindi ko naririnig. And then, pinaulit niya yung message na sabi ko ng tama. So, yung naririnig ko, chance talaga siya na nakakarinig ako. Hindi ako kinulam, hindi ako or what. It's just na-open siguro yung sense of hearing ko. Yun yung correct term. Kaya lumapit din ako kay Sir Ed at napatunayan naman yan. So, dumulog po sa atin si Chess dahil doon sa case na may mga naririnig siya nakakaiba. So, in-entertain po natin siya kasi gusto kong malaman ano talaga yung reason. So, una, si Chess ay nagkakaroon ng tinatawag nating awakening of the senses. Nagigising yung kanyang senses. Ibig sabihin, nadidevelop. So, iba-iba yung senses, may sense of hearing, touch. So, ito ay tungkol sa psychism, ano? Nagsabihin, kasi naihisip niya na baka kailangan na niya is psychologist, psychiatrist. So, naihisip niya na baka may problema na siya sa isip. And then, eventually, yung iba rin, ganun lang iniisip sa kanya. Kasi nga, yung mga sinasabi niya parang malayo sa katotohanan. Pero the truth about spirituality is ganito po, ano, kapag ang tao ay nagde-develop ng tinatawag nating senses, nakaka-connect ka with the other frequencies. So may sabihin yung naririnig niya po ay hindi na frequencing pantao. So ito ay frequency ng mga spirits na pumapasok sa kanya. Kaya ang payo ko sa kanya, itest para mayroong proof. Kasi hindi rin naman natin maiaalis yung science of psychology dito na posible nga, baka mamaya stress lang siya o nagkakaroon siya ng anxiety attack. So lahat yan ay may possibilities. Pero ang maganda, i-prove natin. Ma-prove ba natin na ito ba ay talaga na problema with the mind o ito ba talaga isang case ng awakening of the senses? So
May ginawa akong simple test lang, which is telepathy, kasi yun yung taste niya. Nakakarinig siya ng mga salita o yung words galing sa iba. Yung thought transfer, telepathy po yun. So yun, sinubukan ko po yun at na-prove ko naman na although mababaw pa po yung test, kailangan pa po natin ng mas malalim na test para doon, para patunayan. Kaya lang, as of now, confused pa siya, kaya hindi pa natin pwede i-administer yung mas deeper test para doon sa ability na dumadating sa kanya ngayon. So, ang gusto ko lang pong gawin dito is, dahil kung iba po, baka mamaya sa iba, nasasabihin kinukulam, binabarang, may palipad hangin. So, the usual na nangyayari, which is, nakakatakot mo kasi mas lalong mag-a-add up ito ng confusion dun sa tao. Kaya po, ginawa na natin siya ng video para patunayan natin na yung nangyayari ay hindi po isang taste ng witchcraft o kulam or barang or kung ano man. Ito po isang natural phenomenon na nangyayari sa lahat ng tao o sa mga selected na tao na nagbubukas yung senses nila o yung tinatawag na third eye o yung tinatawag nating psychic abilities. So yun lang po at sana po nalunawan kayo sa kung anong case meron siya. At kung may several cases kayo na ganyan, pwede po kayong dumulog dito at pag-usapan po natin yan. Maraming salamat po.